I have a series I want to share, and let me start with the first one. This series is called Overjoyed, diba? It's a simple thing. Every time may series tayong sinishare. Yung una, crossover. This one is Overjoyed. Yay? Let me just lead us to the verse that we want to share. Can we read it together? This is Jude. Isa lang naman ang chapter niyan, verses 24-25. Can we read it together? Now unto him who is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen. Panginoon, maraming salamat. This is a doxology or a praise between words of songs given by Jude to honor the one true God. And may we, the kind of church today, that will say the same. Just as Jude said it more than 2,000 years ago, may we be a people, Panginoon, to say the same thing. That these words that he gave unto you be also our words towards you today in Jesus' name. If you want a title to this, Overjoyed Series 1, Someone Who Watches or Who Watch Over Me. Okay? Pag sinabi mo kanta man yan, hindi yan kanta. Kasi ang kanta, Someone to Watch Over Me. At maganda yon yung who, because may tinutukoy siya. Hindi lang in general, no? We're talking about God. Bakit ito mahalaga? Kasi una, we are at a time in the world where everything is in transition. Lagi natin naririnig yan. Lagi nating alam nung unang panahon, when you read the word, na darating talaga ang tao, tayong lahat, sa point ng history na nandun na tayo sa dulo. Diba? In a race, pag tumakbo tayo, sa unang simula ng race from the starting line, ando dun yung hataw mo kasi gusto mong tumakbo, no? But as you go along, you are tested. Not only your endurance, but your willingness to finish it. Amen? When you talk about this, that's the history or story of every person. When you talk of this in general, ayun yung history ng mankind. Because when God started to create us and work through us and in us, pinlano niya lahat. So that in between, hindi tayo yung klaseng tao na basta bibitiw. He provided so much, not only of the grace, but the opportunity for us to make it from start to end. And pag naisip natin, when we talk about races, no, hindi natin tinutukoy yung 100 meter dash. Because some people live their life 100 meter dash. Diba? Pag inisip natin, maraming tao na buhay na walang tamang pagtingin. Walang tamang pangunawa kung paano nga naman mabuhay at paano yung pang-araw-araw, because para sa kanila gusto ko matulin. Diba? Pag inisip mo, maraming nagde-declare niyan eh, diba? We live only for today, bahala na bukas. Kaya sa mga millennials, uso yung word na YOLO. YOLO, you only live once. So minsan ka lang, hatawin mo na. Well, magandang isipin yun kung pag-positive yung heart mo. Pero kung patapon yung heart mo, magwawala ka kasi YOLO nga eh. Tama? Sa lahat yan, relationship, minsan lang to. Pero meron bang gano'n? Nakailang relationship ka, puro minsan. Kaya sabi ng mga nanay nyo, gaano kadalas yung minsan? Lagi, hindi minsan yun. Tama? Sa mga nag-grown up na nagbe-business, puro YOLO rin. Bahala na, tapon, di na inisip na yung perang yun. Di naman sa yun, kay God yun eh. Naging steward ka ba? If we have that kind of mentality in our heart, realize that we live at a time when everything is changing. Kasi mo, Pastor Mel, lahat naman nung unang panahon, maski nung before the pandemic, everything's changing. Yeah, pero ulitin ko ha. When it's changing down history, it's changing very fast. Pag tayo nasa ilog,
Tas malayo-layo pa yon, medyo flow ka lang, di ba? Pag nasa ilog ka, namamangka, sarap, di ba? Pero pag alam mo yung dulo ng ilog na yon, Niagara pala, pag palapit ka na doon sa falls, kahit anong sagwan mong ganun, tumutulin ka. Kahit iikot mo, patalikod, patulin ka pa rin. We're at a point in history where it slides so fast that pag iniisip mo, ganun ka pa rin, YOLO ka pa rin, you're throwing away the grace. Pag inisip natin si Jude, he lived at a time, nung time niya na alam niya eh, short na eh. Bakit? Kasi pag tingnan mo human history, it's been thousands of years. Yung kaya lang nating sukatin, yung 5,000. May prehistoric eh. Pre-flood, mahaba yun. Ngayon pa nga lang nakikita ng mga story niyan, tsaka yung matatalino sa Bible, na yung tinusukat na yun, yung kaya nating sukatin, yung kaya lang ng science natin. Because when you talk about human civilization from Eden to Noah, ang haba nun. Kasi paano mo alam mahaba pa? Itinan mo naman ang buhay ng mga tao no, 1,000 taon. May nabuhay bang ganon? Diba? Maka 70 ka nga lang, hallelujah ka ni. Look at those people, di ba? Yung recorded, si Methuselah, recorded yun. E paano kung meron pang nauna doon na mas hindi natin alam yun. Bakit? Because they realize that when the earth was still pure, humans can still breathe good at yung lungs natin can last even 1,000 years. What? Yeah. So mahaba yun. After the flood, tumulin. Pero hindi kasing tulin. After Jesus Christ, tumutulin na. Pero pagpasok nung 20th century, iba ng klase to. Diba? Paspasa na to, diba? Sabi nga ng mga buhay ng mga rebelde nung 1916, hindi yung rebelding may baril, yung mga rebelding youth, diba? Pinakapaborito yun, yung paborito ng mga batch ko, si James Dean. Ang sabi niya, live fast, die young. Oh, nauna sa YOLO yun. Diba? Live fast, die young. Namatay siya maaga. Karamihan ng mga, kung nabuhay kayo ng 70s, mga rocker, grabe, ano, live fast, die young. Patay agad, drug overdose. Yeah, sikat, patay naman. Would you rather live blessed, long, and you enjoy life? Yun ang tanong. Bakit mahalaga yung overjoyed? Kasi ito, si-share natin sa series ito, simulan natin. Pag sinabing overjoyed, hindi lang tayo yan. Intindihin natin kung may naunang natuwa na nung nakita niya lahat ng ginawa niya, si God yun. Realize in creation, ang sabi niya, when He created everything in 7 days, ang sabi niya, it is good. Hello? Everything God created was good. Alam mo, pag sinabi mo, it is good, at Diyos nagsabi, overjoyed siya. Sabi nga ni Job, nung ginawa yung creation, kumakanta yung mga angels sa universe, hallelujah, kini-create lahat to, hallelujah, binato yung galaxy, hallelujah, pong, sumasabog yung stars, ngayon lang natin nakita sa Hubble telescope yun. Ay, grabe naman, paano ginawa yan, hallelujah, ngayon, kumakanta sila dun eh. Binagbabato ni God yung mga stars, banggaan, sabog, ayan, umiikot yung mga galaxy, ngayon lang natin nakita kasi, gumaling na tayo, nagpadala na tayo ng mga telescope, wala nang ulap eh, wala nang sun, kita mo na yung blackness of space. What? Pag nakita mo, shock ka ngayon. Oh, now unto Him who's able to keep you, tayo yun, from falling. Eh, yung ang mga sky dun, halos trillions of light years, hindi nga nagbabanggaan eh. Ang galing ng pagka-create, hindi yun aksidente. Kung hindi aksidente yung stars, constellation, at kung nakita mo sa universe sa pagkalalaki na halos, hindi na lang tayo tuldok, maliit pa tayo dun, ano pa kaya tayo? I want to encourage you because when God created the universe and human race and even you, He was overjoyed. Kala natin, natuwa lang yung magulang natin, no? Lalo na yung mga anak dito, di ba? Mary, di ba? Parang kanta nung isilang ka sa mundong ito, di ba? Kala mo, hindi lang sila masaya. Masaya si God nung kinreate ka. Ang tanong, masaya ka bang kinreate ka? Maraming tao hindi masaya nung kinreate. Puro na lang angal, angas, galit. When was the last time you thank God about you being you? Amen? Lord, wala akong pera. Happy ka ba? Paano kung mag-happy? Walang pera. So yung perang yon, pag meron ka, happy ka. Paano kung bigyan ka ni God 1 billion, happy ka? Marami may mga billions, hindi nga masaya eh. Anong diferensya nyo? Wala. Parehas lang.
Because those things, the material things, are meant to be enjoyed, but they will not complete you. Not even a sweetheart. Diba? Pag nanood ka ng pelikula, you complete me. Wow! You complete talaga? E pa nagkakitaan na tayo, ayoko, ba't ka ganyan? Hindi ka maganda ating ganyan. Ah, naging halimaw, hindi. Lumalabas yung natural. Ang tanong, ulitin ko na ha. Unahan ko tayo, God was overjoyed when He created everything. God was overjoyed nung inalaw niya yung daddy at mommy mo gawin ka. Because sabi niya, di ba? Nung nasa tiyan ka pa lang, alam na ni God kung sino ka eh. Masaya siya. Tayong mga tao, masaya ba tayo na kinreate tayo ni God? Masaya ba tayo sa araw na to? Amen? Kaya pag nag-worship tayo, dapat masaya tayo kasi it's not the technicality na, ay, medyo sabit yung kumanta, parang hindi maganda yung pagkabagsak. O, totoo yan, technical yun. But kaya tayo nag-worship, hindi para sa'yo. Hello? Kung para sa'yo, pumunta ka nalang sa concert para sumaya ka, chugs, 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 ganun, di ba? Worship kay God yan. You sing your best. Lord, hindi naman ako kasing galing nung singer dyan sa harapan, no? Katulad ni Pastor rin na gano'n. Ibig kanya-kanyang gift yan, tiningnan ni God puso mo. Lord, pag bumuka yung bibig ko, sinto, it doesn't matter because yung boses mo, sintonado man, yung puso mo, fine-tuned. Dinig ni God, ang sarap pakinggan nito. Di ba? Pag mo tingnan yung katabi mo, ba't sintonado? Kahit anong pilit kong i-tune in, di sa tune in. Maganda naman yung heart niya. Hello? Pumunta kayo na Sunday, overjoyed ba kayo? Talagang grabe, gusto kong makita si Lord tsaka yung mga kasama ko sa church. No? Happy ba kayo nakita yung isa't isa? Hello? Alam mo, hirap na ano? Kasi ilang beses akong nakaraan, may mga nililibing. Ang hirap magsabi na, in the midst of sorrow, be joyful. Mahirap. But I have to encourage those people that even in physical death, there is deep joy when you understood God created you, and when He did created you, He's so happy. And when He takes you back, all the more He's happy kasi umuwi ka na. Pero pag kulang tayo, kulang yan. So I share this message quickly because I want us to see first the Spirit. How does God looks at you? And how are we should look at God? And therefore, pag magkakasama tayo, dapat andun yung celebration. Di ba? Pag bumabati ako sa inyo, it's a celebration. Congratulations. Huh? Miligay ako sa ganun eh. Guru, may mga naasar na sa akin, pati mga kabats ko doon na mga high school, celebration na ano. Because life is a celebration. If you cannot celebrate it, then the problem is, who created you? The God who created you overlooked every limitation na meron ka. Kung nakita ni God, hindi okay heart mo, mahal ka niya. Ang pagmamahal ni God, unconditional. Tama ka, mali ka, mahal ka niya. Hanggang matuto ka na, mahihiya ka na lang, Lord, ganun, ba't ganun? Hindi ko karapat dapat to eh, ba't minahal mo ko? Yun nga, exactly. That when He looked at you, He was filled with that. And hopefully, during this time na nagbabalik na yung mundo dahan-dahan, ganun yung attitude natin. Because, let me tell you, the world outside do not have it. Tama? Pag narinig niyo ako nagpo-post sa ano, naku, ayun naman si Pastor Mel, puro katotohanan na naman, tag-gutom, tag-ganon. Totoo, nangyayari yan eh. Pero when I tell you the truth about that, the point is, it's not to inform you, but to tell you in your heart, you need to rejoice. Because why? That's a sign in history that it's getting faster and God would really come soon. It's no longer 100 years. I guarantee you that. Amen? Marami nagsasabi nga, sa lifetime natin, makikita natin. Sabi na, paano makikita pag bumalik si Lord? Eh, naka. Grabe naman, di ba? May nabanggaan lang dyan na pusa at saka aso, social media ka agad, di ba? Yung pa kayang pagbabalik ni Lord. Kita lahat yan. Oh, pagdating, in a lot, look at the sky. Kita mo talaga kahit sa, hala, dumating na nga kasi all over the earth. Connected tayo, naka 5G. Kung bitin ka, kung may 100 inch ka na screen na TV, kita mo talaga, mabagsak, ano yun? Anghel ata, magbabalikan na lahat. Live on screen. Samahan mo pa ng drone shot. Wow! Overjoyed o takot ka na? There are two things to look in the last days. Una, fear. The second one, I wanna tell you, dapat meron tayo, hindi fear, faith.
Bakit? Because anak ka ng Diyos eh. Dito pa lang magkakaiba eh. Binabasa natin yung Bible natin. Bakit nung dumating yung 10 plagues sa sobrang kadiliman at grabe yung ano, yung Goshen, nagpa-party sila doon. Diba? Ang dilim ng Egypt dito, naka-spotlight. Bakit? Inihiwalay talaga ni God yung tao niya. Hindi hiniwalay sa point na pagdating ng gulo, inalis ka. Nandun doon ka para makita ng tao yung difference na pag hindi ko winorship si God, tapos sila winorship, ay, ang laki ng difference. Night and day. Hindi night na night, ha? Night na pitch dark at saka noon time na talagang tirik yung araw. Ganong kalupit yung difference. Makikita ba natin? Mag-celebrate ba tayo? I want us to be the kind of people who always have joy. Even if yung pinagpipray mo hindi pa dumating, masaya ka ba? Tao lang tayo. Every time may dumating yan, ay Lord, pag binigyan mo ako ng sweetheart, sasaya na ako. Pag meron, sure ka. Ama? Because lahat itetest ni God eh. Lord, pag binigyan mo ako ng 10 million, happy na ako. Sure ka. E paano kung dagdagan ko, gawin nating 15 o 20 na lang para doble? Happy ka na? Hindi pa rin. Because pag nadaling may saturation point mo, mabibitin ka talaga eh. Bakit? Sa totoo lang, ang talagang kayamanan natin si God eh. Sabi nga niya, the Lord is your portion. Alam mo, joy natin. Hindi ko sinabing, Lord, huwag mo kaming bigyan. Ako, prayer ko, lahat tayo mabigyan ng pinangako niya. Bakit? Para ma-realize mo, yung sinabi niya, promise keeper siya. Hindi lang siya promise giver. Pag sinabi niya, gagawin niya. Pero hindi nga yun yung point ng joy natin. Ang joy natin, si Lord. The world is shaking. It's not about to shake, it's already shaking. You know, sometimes you don't know because now in the world, kinakancel nila yung mga news. In a world that's full of lies before, it has gone to 1,000 times lying to people because they don't show you exactly yung nangyayari. Yung kagutuman na yan, it's really getting there. Nobody's telling you. Yung pagbagsak ng mga ekonomiya na domino, parating na yan, nobody's telling you. So how do we survive it? Una kay God. Pangalawa, magmahalan tayo, di ba? For all the things na sinimula natin sa church, yung mga pinangaral nila, Pastor Dave, nila Pastor June, Pastor Rene, Pastor Noel, si Pastor Don, sinimplify na nga lang natin yun, di ba? Love God, love people. Pag doon tayo nag-end, saya natin. Bakit? Eh, mahal kita, Lord, eh. Hindi kita magpapalit. Talaga, bigyan kita 50 million. Mahal pa rin kita. Thank you sa 50 million, pero mas mahal kita, eh. Biyang ka talagang kasagutan mo, may sweetheart ka na. Ay, thank you Lord, di ba? Tagal kong hinintayan. Pero mahal pa rin kita. Alam mo, every time matest tayo ni God na mas mahal natin siya, mas titindi yan. Mas grabing blessing. Bakit? Kasi hindi nalayo yung mata mo eh. Hello? Hello? Normal sa atin, pag may blessing, nakatingin na tayo sa blessing, andyan na, pero hindi mo tinignan sa likod, may hawak-hawak ng blessing binaabot sa'yo eh. Tingnan mo yung nagbigay, wag lang yung binigay. Overjoyed. Someone who watch or watches over you. Sarap, di ba? Hello? Ama? Kaya yung portion ng kanta niya na secular, sabi niya, someone who, to, yun, to watch over me. Bakit? Di ba sarap nun? Tutulog ka sa gabi, hindi ka takot. Kahit yung kapitbahay mo nangangatog na sa takot. Ikaw nakatulog ka, naghihilig ka pa. Bakit? Sarap matulog kasama ko si Lord. Hinehele ako eh. Amen? Nasa gitna ka ng business deal, yung lumabas doon, umiiyak kasi nalugi. Ikaw, papasok pa lang ako, baka malugi. Hindi, masayang masaya ka, Lord. Wala na to. Take home na to. Bakit? Sinabi mo eh. Ang problema natin, kapag ka nasishake tayo, natatakot tayo sa pangako. Tandaan mo kung sino yung nangako, hindi tao yun. Taga mo sa bato. Punta na tayo doon, Jude. Dalawang portion yan. Yung doxology A, it's about us. Simulan natin. When I look at this, I look at it in simple form because may kantang ganyan eh. Kinuha ko na lang sa kanta kasi pag kinuha ko sa maraming version, may mga King James, may thou, thouest. Paano yung maintindihan, sumakit ulo nyo. No? Sinimplify natin. It's written in a song. Simulan natin yung una. Sabi doon,
Now unto him who is able to keep you from falling. This is about you. Two parts yung doxology na yan eh. Tayo tsaka si God. Now unto him. Ano nakakatawa dito? May time yan eh. You know what it means to be now? Now is now. It's not yesterday. It's not 2 days from now or future time. Now is today. Para maging okay yung future mo, dapat mabuhay ka muna ngayon kasi you cannot go ahead of your life tomorrow when you have to live today. You cannot have that big faith tomorrow if you never stood your faith today, because when the things shake and you stood by that faith today, tomorrow you'll be 100 times stronger. And it doesn't matter kung yesterday nanalo ka o natalo ka, mahalaga ngayon. Sabi niya, now, today, this moment, unto him. Kanino? Na kay God. Who is what? Able to keep you from falling. Dependable ba si God? Of course. Ang daming tao, di ba? During the pandemic, okay lang mag-pandemic, dami naman akong pera. After 2 years, wala nang pera. Bakit? Eh, doon sila nakadepende. May banko ako, may mga kumpare ako, may connection ako. Eh, tanggalin ni God lahat yan. Paano? Marami nawapang eh. Alam mo, marami sinapak si God nung pandemic na ang tataas, yanig. Bakit? Because tatlong bagay ang tinira niya eh. Una, yung karakter ng tao. Bakit? Kasi pag yung karakter, yun naman ang goal ni God sa atin. The blessings is to make us, di ba? Joyful and thankful. Kaya binless ka eh. Bakit? Because character is what matters to God, because without it, you cannot enter heaven. Now, if you talk about character through the years is one word. It's called maturity. Amen? Pag sinabing maturity, hindi dahil tumanda tayo o nakita ko sa sarili ko may uba na naman ako. It's not that. Although totoo, we grow old. Pero tanong nga ng mga nanay tatay natin, may pinagkatandaan ba tayo o tumanda tayo ng paurong? Because yung maturity has to do beyond what's physical, it has to do with character. Kaya like ko sinasabi, sa dulo, pag nagsalamin si Lord sa buhay mo, nakita ba niya sarili niya sa'yo at hindi nakita yung ikaw ulit? Because that whole life that we live here is to polish us so that one day when God looks at your face, He will see Jesus. No longer you. Bakit? Nasaan na ako? Tanungin natin si John the Baptist. Sabi niya, Lord, that I may be less and that you may be more. Wow! Ha? Eh si John pa rin siya, totoo. Pero sabi niya, lesser na ako, Lord. Hindi yung puro me. Hindi yung ako muna. Hindi ako muna na kinabang, Lord. Ikaw muna, Lord. Because pag ikaw nasa akin, maiintindihan ko yung kapwa ko, pati sarili ko, because andi dito ka eh. You want to be overjoyed? That's the goal of God. Because kung joy lang ang ano mo, kulang. Kumbaga parang sa soft drink yan, sakto lang. Ayon ni God ng sakto, gusto niya siksik, liglig at umaapaw. Ayan yan, overjoyed. Now unto him who's able. What can God do? He can do everything. To man, there is always impossibility. To God, He lives in the realm of the impossible. Because He makes the impossible possible. And the Bible keeps repeating, sabi niya, when you are at your weakest, then you become strongest because His power is made perfect in your weakness. Huh? Lord, talong-talo na ako, wala na, di ba? Panalo. Sa mo nakita yan, kahit saan sa history. Di ba? Many years ago, napaligira na yung sa Israel, sa gera, Yom Kippur, talo na eh. Talo na. Kahit saan sila lumingon, yung radar, huwag ka nang tumingin sa radar. Kung nasa gitna yung point, nakalusob lahat. Parang kalapati yung mga aeroplano, running everywhere. Egypt, Syria, Jordan, kahit saan, Iraq. Pag tinina mo yun sa radar screen, wala na, ihimatayin ka na. Kahit saan, pumapasok na aeroplano, tanke, lahat. Wala na, talo na. Talo na talaga. Yun yung sa human history, masyak ka. What happened there? Wala eh, at the weakest. But Israel choose to worship kasi Sabbath yun eh. Yom Kippur yun. The highest Sabbath of the year. Worship sila. Diba, minsan talagang sabi natin, Lord, gagalaw na ako, ba't ako magpipray? Weak yung prayer. That was their strongest because when they were praying, they're saying to Jehovah God, we are weakest. Bakit? Too late. Nakalipad na yung mga aeroplano sa air. For some reason, pinabalik ni God yung mga aeroplano, natakot sila.
God turned the tables, because exactly the history of Israel will be the history of every one of us. Will we melt when things go down to keep you from falling? Why? Because everything around us are gonna shake. Let me read Hebrews 12, 26 to 27. Sabi niya, at that time, His voice, God's voice, shook the earth, but now He has promised, once more I will shake not only the earth, but also the heavens. The words once more indicate the removing of what can be shaken, that is created things, so that what cannot be shaken may remain. Alam ba lahat ng pangahawakan natin is shakeable? Banko mo, shakeable. Negosyo mo, shakeable. Relationship mo, shakeable. Mga friends mo, shakeable. Kaya nga, let's look for the things and people that cannot shake. Sino yun? Yung mga sinake ni God. Eh, ba't di sila na-shake? Kasi yung shakeable natanggal eh. Tanungin natin, yung meron ba talaga tayo, matibay ba, enough ba yun para i-honor si God? Na pagka nagkaya ni God, magulat ka, nangalaglag lang, ang natira ikaw, yung iyong iyo na matibay. You know, the world will look for strength and they will look to church. And church needs to be that kind of people who've already been to the shaking, and what remains is the unshakable church. Tandaan natin, before may gawin si God sa mundo, gagawin niya sa church yan. Ba't niya sasampulan yung mundo? Paano yung mga tao niya? Ano, libre tayo? Hindi, uunahin niya tayo. Kaya pag may nireveal sa, inuna niya i-reveal sa church. Bakit? Not the world. Hindi maintindihan ng mga yung kagad si God eh. Maintindihan na si God because yung buhay natin, they watch us. Well, na-shake si Mel. Pero hanep nung tumayo, unshakable na. Yun ang hinahanap nila. Let me guarantee you, the things that we hold on, God will shake that. God will shake our relationships. Kaya nga sa church, lalo sa home, pag hindi tayo matibay, ano pa matitirang lakas natin? When you live at a time when history is getting fast, nasa dulo na tayo, patulin ang patulin, alam mo na. Tama? Dalawa lang ang response mo, takot o faith? Faith dapat. Lord, isi-shake mo naman eh. Heaven is my home. Hello? Nalala ko yung paborito kong singer, si Keith Green. Sabi niya, how can they live without Jesus? How can they live without God's love? How come they feel so at home down here when there's so much more up above? Shocker, di ba? At home ka na dito, eh masi-shake yan eh. Di ba? Nanood ka ng Prince of Egypt. Nalalaming sinaniyakap ni Moses yung pagkalaki-laking poste dahil ayaw niyang iwanan. Di ba? Ano sabi doon? All I ever wanted. All I ever wanted. Ay, umalis eh. Sabi niya, alis dyan, may gagawin tayo. She shake. Una, ikaw. Next is shake yung Egypt. You know, the world will shake. Yeah, alam ko yung past kasi nag 7.3 sa lawag eh. Hindi yun. Ibang shaking. Because the world also need Christ. But we are the only tangible proof that Christ exists, that church. Will the church be strong enough, overjoyed, that when the shaking comes, kahit na shaken, nagpasalamat ka. Kaya sabi ni San Pablo, di ba? Rejoice. Beyond everything you do, rejoice. Ang hirap nun. Pero sinabi ni God, choose to rejoice, choose to be overjoyed, because lahat to si shake. Economies will shake. The media's not telling you truth. But when you open it and search, magulat ka, bumabagsak na one nation after the next. Sri Lanka has already fallen. O akala nyo, nung 86 dito, grabe sa EDSA, mas grabe doon. Nag-swimming na lahat doon sa, nagluto na doon sa, wala na eh. Kung hindi nakatakas yung prime minister, in minutes na lang, ubos siya. People will just, ganong kalupit, the nations are gonna fall. The other nations fall ahead. Nothing's left of Syria already. Libya is in tatters. Europe, Ukraine is in tatters. How much proof do we need to say that God is shaking the entire world?
And when you look at that, you realize, Lord, you are my portion. And pag nag-bless ka sa buhay ng mga tao, sa akin, sa family ko, sa church, sa mga kaibigan ko, gagawin mo yun in a way na ikakagulat ko kasi kakaiba. Hello? Before tayo mamigay at ibigay natin yung blessing ni God, dapat ma-enjoy nyo rin. Dahil pangako niya yan, even in the last days, you will eat your planting. Nagawa ka ng garden. Dati hindi mo nakakain, may enjoy mo yung fruit. Bakit? In the worst of times is also the best of times. God is here. Kaya naalala mo yung mga kanta natin, sasaya, di ba? God is here, da-da-da, masaya ka, are you sure? Sabi sa Psalms 11:3, when the foundations are being destroyed, what can the righteous do? You know what foundations are? Morals. Wala na. Give and take na lang. And a lot of parents, lalo yung hindi nila kilala si Lord, nayaan na rin nila yun. Because we live at a time modern eh. Bakit? Kung modern talaga to, di dapat i-cancel natin yung gravity kasi hindi totoo. Everything that's natural and moral is still the same. Problema natin, we want comfort ba? Ayaw nating pasaway. Ang sadly, yung ugali ng mundo nasa simbahan na rin. Nothing changed with God because He is unchangeable. He's the same yesterday, today, and forever. And no matter na pagdaan natin, na-offend tayo, na-bless ba tayo, anuman, it doesn't change the heart of God. The goal of God is to make the character of Christ seen in your life. Why? So that people will see that and they'll be blessed. Amen? Kaya, now unto Him who is able to keep you from falling. Encourage ko kayo. Things may shake. Your life may shake. But the goal of that shaking is to make you unbeatable. Sinong gusto dito unbeatable? Hello? Di ba? Madalas ka nanonood ng pelikula, di ba? Talagang grabe, bugbog yung bida. Pero sa dulo, grabe, sargo lahat. Kailangan mo mabugbog eh. Tama? Lumaki ako, puro Rocky movies. Tan-tan-tan-tan-tan-tan. Gusto ko pag binububog si Rocky kasi pag bumalik yung tan-tan-tan, pum! Talaga, di ba? Alam mo, Rods, di ba? Pag ganon, pati ikaw, napapasunto ako sa TV kasi alam mo yung pag bumalik to, talaga naman, di ba? Ganon si God. Ba't ka binugbog? Kasi yung binugbog sa'yo, yun yung mga pabigat sa'yo. Yun yung nagpapabagal sa'yo, yung nagme-make sa'yo para mag-compromise. Anong goal ni God? I-purify ka. Bakit? Paano kakit ng langit kung di ka purified? Saan nagsimula yon? Sa puso. Hello? So balik tayo ulit ha. God is able to keep us from falling. Because a lot of things out there in the world today, the morals, the convictions of people, di ba? Even nga sadly sa pamumuno, whether private or public or government. Dati, pagka nagsinungaling yan, talaga naman, perjury yan, mapapahiya na, magre-resign. Ngayon, hindi. Daming leaders, nagsisinungaling, hindi mo lang nag-resign. Happy pa talaga, proud na nagsinungaling. Wala na talaga, tinanggal niyo yung wall eh. So, pag tinanggal ba nila, tatanggalin mo rin? Kasi uso? No! When evil increases, God creates a standard. You know what that standard is? It's not the angels, it's you. Pakisiko nung katabi mo, ikaw daw yun. Pag-isip mo pa, standard ba ako? Yes! Paano ko nag-standard eh? Weak ako ngayon, believe me. Ngayon, weak ka. Pag kumapit ka kay God, makukuryente ka, strong ka. Yun ang goal. It's good to acknowledge, Lord, weak ako. Without you, lalo akong weak. I need you. I want to be filled with that glory, that joy. Second, make you stand in His presence. Akala natin, pag make you stand in His presence, pag namatay ako, akit ako kasi judgment. Yeah, partly that's it. But before anything in heaven, it has to be on this earth. To make you stand in the presence of God while you're alive on planet earth, because when all things shake, there needs to be a difference between you and the rest of the world. Because they need a strong example of faith. So that when their hearts begin to repent and turn, makita nila tayo, you and me that's imperfect, that's saved only by the power of grace. To say, Lord, nakita ko yan, kilala ko yan eh. Pero kung paano mo siya binago, baguhin mo rin ako.
How do you stand in the presence of God? Diyan pumapasok tong word dito. Sabi diyan, Romans 1:17, for in the gospel, the righteousness of God is revealed. A righteousness that is from faith, from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. How do you stand? Righteousness. Hindi dahil tama ka, tama si God. Hindi dahil holy ka, holy si God eh. Kaya ka dapat maging holy, kasi holy si God. Kaya ka dapat tama, kasi tama si God. Hindi ka tama dahil iniisip mo, tama ka. Sa mundo, kanya-kanyang, ano diba? Nalala ko, nung college ako, doon nagsimula yun eh. Sabi sa akin, nung kaibigan, sinashare ko, Mel, alam mo, yung truth mo, hindi ko truth. So yung truth ko, hindi mo truth. So yung truth mo yan, yung truth ko, ah, ganon. Oh, so parang ganito yan pare, sabi ko, yung tama mo, tama sa'yo, hindi ko tama, yung tama ko, akin lang, hindi sa'yo. So pare-paras tayo may tama. Tumingin sa akin, kaya nga ganon tayo eh. Wala standard eh. So kung ikaw, tama ka lang, eh paano sa iba, tama, hindi mo isasalaksak sa ngalangalan na tama ako, kaya kainin mo yan, hindi pwedeng ganon. Mag-aaway kayo. O ibaba na natin lahat ng tama natin. Kasi tama natin, tama na talaga. Kuliling na eh. Alam mo sabi doon? Let all of us, sabi sa Bible, let all men be liars and God be truth. Ang standard heaven, hindi ikaw at ako. We will fail. How do you stand in the presence of God? Because you know all along that you are saved by grace, that you are right and righteous because of what He did on the cross. Other than that, wala na. No one can save you. No man can save you. God came to earth, become like you and me for 33 years so that He can live a life like you and me without sinning and being tempted all the time but never giving up. Because kung di siya bumaba dito, may right tayo magsabi, hindi ka naman naging tao, Lord eh. Tama? Hindi mo naranasan, naranasan ko. Hanggang sa dulo nga, di ba? Nakapako na. Sabi niya, I thirst. Tao lang ang nauuhaw. Diyos dapat yun, di ba? Isa kami nagtanong eh, nung bata ako, nung bagong Kristiyano ako, brother, sabi niya gano'n, si Mel, si Lord ba nagkatagyawat? Of course. Nagbinata yun eh. Nasa katawang tao yun. But He is not limited by that human body. He's still God where He is. That's why He can do a lot of things, know a lot of things. Sabi nga kay Nathaniel, I saw you at that tree before I came in. Ang layo nun eh, paano mo nakita? God ako eh. Limited nga lang ang katawan na to, so walang excuse. How do you stand in the presence of God? Christ did that. Amen? Pag tumayo tayo doon, anong dapat nangyari nung tumayo tayo? Yung before tayo pumunta sa pinakalas na, no? Make you stand in His presence, blameless and with great joy. Ayun na yung overjoyed natin. Alam mo yung blameless? Hindi dahil hindi ka nagkasala eh. Blameless kasi alam mo, may nagbayad na sa'yo. Hello? Narben? Imagine, pumunta ka sa Lanang Premier, nag-shopping ka, may bumulong, bilin mo yung lahat ng bibilin mo, ha? Sure ka? Yeah. Anong kailangan mo? Ay, nasa listahan ko eh. Habaan mo pa yan. Take time. Magtawag ka pa. Ilan ang kailangan mo? Kahit 50 cart. Sino babayad? May magbabayad. Di ka masaya? Gamit, so may ganon. Ano, magda-doubt ka pa na ganon. Eh nakita mo, mukha namang totoo talaga yung nagsabi. Hindi yun, ano eh. Mag-shopping ka. Ano kaya ang gagawin mo? Siguro kung si Gabs yun, sige, pwede ba ipasara mo na itong buong supermarket tapos mag-shopping ako? Yeah. Babayaran yan. Ganong kalupit. There's nothing in this world that God can keep pag nilagay niya yun para sa'yo. Will niya yun eh. Ano ba will ni God sa buhay mo? Balik ulit tayo. He was filled with joy when you were born. When you were created by your mom and dad, He knew for a fact mabubuhay ka. He was filled with joy. Every day makita ka ni God, kahit alam niya mamumroblema sa'yo, at saka yung guardian angel mo nagkakamot, umaangal sa boss niya, masaya pa rin siya. Ayaw mo, darating yan. Darating sa dulo, di ba? So may nagsabi sa akin, alam mo, Mel, yung guardian angel mo, nung pinahirapan mo, si puro ka trouble. Imagine mo yun. Sabi ko, Lord, salamat ha. Kung yung guardian angel ko, mag-sorry naman ako. Kasi grabe, nagka-uban check yan eh. Grabe naman tong batang to. Sabi ko, sabi niya, magbabago yan.
Tingnan mo, magbabago yan. Alam mo na, bakit? Pag tinignan mo si God, inunahan ka na ni God eh. Let me repeat what our pastors were saying. God's already saw past, present, and future in a big screen. Nakita niya na. Tayo on the process pa lang. Hindi ka ba magtitiwala sa kanya? Kaya dapat ang tanong natin, Lord, hindi kong overjoyed ka pag nakikita mo. Kahit ang problema ako eh. Ako ba overjoyed? Ang tanong tayo, hindi si God. Nalulungkot ka ba pag nagko-compromise? Of course. But in the end, my heart and my love will grow up to be a swelling joy for you because I love you. Hello? Lalo yung mga tatay at nanay dito, di ba? Yung mga bata nung pinanganak, maliliit. Excited ka umuwi. Yan, laki na na ako, 26, di ba? Si John Mark. Believe me, nung gano'ng kapagod nung nag-church plant kami, pagod na pagod ako, maisip ko lang sa pauwi tsaka si online o maisip namin yung baby, grabe talaga, para nawala yung pagod mo eh. Whenever God looks at you, hindi siya napapagod, masaya siya. Pero tayo masaya ba? So before tayo matapos, tanungin natin sarili natin, Lord, when you saw me, from the time kinreate ako at pinanganak, hanggang ngayon nabubuhay ako, kahit ano pa nangyari, sa puso mo masaya ka eh. Kasi nakita mo yung buhay ko. Lord, let me complete my destiny because ang tanong dapat is, masaya ba ako, Lord? Masaya ka ba? So kung punong-puno tayo ng complaint, pagkatapos ng message na to, marap tayo kay God, Lord, sorry ah. Mali viewpoint yung mali perspective ko eh. The righteous will live by faith because faith is the only thing that pleases God. Yun lang ibinalik natin dun eh. Lord, nagtiwala ako sa'yo. Grabe na yung pinuhunan mo sa buhay ko. Grabe yung pagmamahal dahil hindi ka lang nagmahal. Tandaan nyo, pag nagmahal kayo, masaya kayo. May nakita ka ba nagmahal at na-inlove na hindi, nakasimangot? Hello, yung mga na-inlove dito. Ha? Hello? Yung mga husband and wife kahit matagal na. O yung mga bagong magsusweetheart. Di ba, maisip mo pa lang, grabe. Alam mo yan? Dapat ganun lagi, refresh. Kung yung computer may reboot, ba't sa tao wala? Can you feel that? No? Kayo mga younger people, habang tumatanda kayo, dapat ganun. Yung pag naisip mo, Lord, na-overjoy yung pag naalala ko yung wife ko. Amen? Amen? Kanina, kausap ko si Rod, siya, kumusta na si Amber? Ako nga nag-joyful ako for him. Eh. How much more him? Alam mo yung ganun? Dapat hindi lang sa umpisa na, uy, nagligawan kayo, kayo na, tas hindi yun. As you go along in years, dapat overjoyed ka, Lord. Hindi man perfecto na pangasawa ko, daming kulang, pero alam mo, love mo yan eh. Turuan mo akong intindihin na yung love mo, grabe, pa-connect naman, no? Pa-charge. Kasi dapat overjoyed ako eh. Ulitin ko, walang taong nagmahal na hindi naging masaya. Pag nagmahal ka, hindi ka masaya, hindi ka nagmahal. One way yung love mo. Yung two way, talagang masaya eh. Kasi alam mo, may kapalit. Di ba? Pagbigay mo, binalik sa'yo. Ang sarap. Ganun ang pagmamahal ni God. Blameless and with great joy. So we start with this word, overjoyed. Sabi doon, righteousness exalts a nation, but sin condemns any people. Before we go to the last point, you know what? Righteousness, when you stand before God, it's because of Him, not us. Because of Jesus, not you. That you can stand in that presence. No matter kanina nagkamali ka, or for the last 3 months, pili mo, hindi ka nagkasala, it doesn't matter. Whether nag-obey ka o hindi, the love of God doesn't change for you. And when you look at that, that's the only way, with all humility, pupunta ka sa presence niya. Akala natin pa nag-pray, ganun lang presence. Alam niyo ba kahit di pa kayo nagpipray, nasa presence kayo ni God? This is the last day sinasabi nila, but let me encourage you, live always and practice to live in the presence of God every second of your life. So that pag God-conscious ka, believe me, yung demonyo ay lumapit sa'yo. Mungunsumis eh. Grabe ito pa, paano ko maguguluhin buhay nito? Eh, kahit magulo, masaya eh. Kahit tinadya kang gano'n, nag-overjoy eh. Batukan kong gano'n, wala. Oh, Lord, hallelujah, di ba?
Huwag lang natin hayaan si pastor nagsabi hallelujah. Ang tanong doon, ikaw ba may hallelujah ka? Hello? Last point, doxology B. It's about God. To the only God, our Savior. Meron pa ba iba? Ba't sinabi yun? Kasi maraming tao, maraming Diyos. Ha? Hindi naman ako Lord eh. O talaga. Diba? May mga tao dyan, Diyos nila business nila, Diyos nila yung hobby nila, Diyos nila yung sweetheart nila, Diyos nila minsan mga anak nila. Hindi yun. Lahat yan dapat mahal mo. Mas worse yung iba, Diyos nila pera nila. Pero kisimba sila. Sabi niya, to the only God, our Savior. Ba't niya pinoint? Kasi ang magsisave sa'yo, si God lang. Not your money, not your friends, not your connection. Not dahil ang galing-galing mo talaga na yung mga tao, hinahabol ka, dahil ko yung pinaka-genius sa mundo. Well, good. But that cannot save you. There's only one salvation, and that's God Himself. To the only God, our Savior. To Jesus Christ our Lord. Bakit? Eh, pinadala nga yung anak eh. Sabi niya, I am the way, the truth, the life. Diba? Ang hirap kaya nung ginawa niya. Ang daming relihiyon dyan. Siya yung solo nagsabi na, oops, kung hindi ka dadaan sa akin, no way. Matinding claim yun. Extreme yun eh. To Jesus Christ our Lord, be the glory and the majesty, dominion and authority. Galing, di ba? Anong sabi niya sa umpisa? Now unto Him who is able to keep you from falling. Kaya sabi diyan, to the only God, our Savior. Who will keep you from falling? Who will save you? To the only God, our Savior. And to make you stand in His presence. May nagbayad na eh. Kanino yun? To Jesus Christ, our Lord. Hindi ako tatayo doon on my own account. Nakakatakot. O ba't nandito ka, Meltecho? Kasi Lord, righteous ako. Tsaka grabe Lord, galing-galing ko. Talaga. Saan ako pupunta? Sa heaven? No way. Kung wala kang tatak ni Lord, sorry. Alright? God will not apologize for who He is. You either worship Him or not. Ganun lang kasimple. You either hear Him and obey Him. Ulitin ko ha, hear and obey. Kasi maraming tao, they obey without hearing. So nangyari, relihiyon lang yung ginawa nila, goodness lang. Hear God first. Because it's in hearing comes faith. Because faith comes from hearing and hearing the Word of God. Inulit yung dalawang hearing na yun. Hear God and obey God. You know, how do you hear God? Bible. Because when you really truly read the Bible, those words will jump. Alive yan eh. Alright? Thank God kung matuling ka magbasa ng Bible. Pero minsan, pagkat matagal ka ng Christian, bagal-bagalan mo na. May nagsabi nga sa akin, pag matagal kang Christian, pastor, ang bagal mo. Kasi mininanamnam ko eh. Kama? Nung bata-bata ka, pag kumain ka, diba, JJ? Fast food, diba? Paramihan. Pero pagka-edad mo na ako, kami ni Pastor Dave, cool na kaming kumain, diba, Pay? Pakonti-konti. Pero pag na-realize mo kung paano kami kumain, ninanamnam namin yun, na-enjoy namin. Yun ang difference. Ay nakakatuwa yun. As you go along in years to God, you will eat that word slowly. Because iba na eh. Unlike dati, di ba? Kaya kung bata-bata tayo, okay lang. I mean, when I come to know the Lord, in that year na naborn again ako, 1984, nabasa ko 3 times yung Bible, Rog. Ganun ako katoxic sa pagbabasa. Allah! Di ba? Ang hirap kaya sa Arki, di ba? May drawing pa ako. Saka na yan. Basa talaga ako. Bumagsak ba grades ko? Hindi. Tataas nga eh. Ha? Yes. Iba yung inspiration ko eh. Para ako nuclear powered. Pag ginagawa ko plates ko, grabing idea yon. Kasi grabe naman talaga yung dikit. Kulang nalang, idikit ko na yung mukha ko sa Bible. Natutulog ako dyan. Do you love the Word? You should be a lover of God's Word. Because you don't know what to pray if you don't know the Word. Ano yung pipray mo? Promise ni God, di mo nga nabasa eh. Go back to the Word. Go back to the Bible. Read it. If you're in the young, devour it. Believe me. Walang nagbasa niya na buong puso. Ah. Yung buong puso talaga na hindi naging excellent
kahit busy ka pa, because God will take care of you when you take care of His business. And His business is to change you to the only God, our Savior. Now unto Him who's able to keep you from falling. Shame. That we may stand in His presence, to Jesus Christ our Lord. Diba? Blameless and with great joy. Katapat nun? Diba? Be the glory and the majesty, dominion and authority. You are in the presence of the King. Lagi natin isipin yun. Lord, I live in Your presence. Whether I acknowledge it or not, I am inside that presence. And when I acknowledge that, the better for me, because the world will shake. The world will fade away in every way. Nations will be shaken. It's already shaken. This war will not just expand there. Kahit wala ka doon sa Ukraine, apektado na tayo. Punta ka lang sa gasolinahan, nakita mo nagsisiso yung price. Punta ka doon sa grocery dati, nabibili mo isang cart, ngayon basket na ang gaang pa. Is that not enough to prove na wala? Yung gusto mong bili ng mga goods, hindi na available. Does that mean because of that, maungunti ka? Hindi. If you have God, you will be fulfilled. You'll be satisfied. And tama si David, I was young and now I'm old, but I've never seen a child of God go hungry o pinabayaan. You wanna test God? This is the time we really test God. Lord, kung gaano ka lupit. In return, God will test you. Overjoyed, guys. To the only God, our Savior, to Jesus Christ, our Lord, with the glory and the majesty, dominion, authority, now. Nagsimula ulit tayo sa word na now. Nagsimula tayo sa now kanina. And forever. Will you say amen? Will you say amen? Amen? Amen. Lord, salamat. Overjoyed. Let us leave this place understanding. Whenever you look at us every day, hindi ka nagbibilang kung tumama kami, nagkamali kami. Pag nakita mo yung mga anak mo every day, natutuwa ka. And you're the real father to us. Because real fathers will not look at the weakness of their children o yung pagkukulang nila. They look at their children with that big heart. And like I said, Lord, and like you always remind us, you cannot love without being joyful. Because pag mahal mo ang isang tao, mapupuno ka ng tuwa at galak. Punuin mo kami, Lord. I pray that you more than put smile on our face. Let thanksgiving break out in our heart. Because these lips are meant to worship. These lips are meant to praise. And we don't just praise you because things are good. Praise is tested when things aren't good. Teach us, because when the world looks for something that's unshakable, they look at the church. And that day is coming faster and stronger and nearer, but we don't fear because we know to whom we have faith, to whom we have stood by. We know Him who will keep us from falling. We know Him who will make us stand in the presence of the throne, even here on earth, blameless, made holy, without wrinkle or blemish. And to add and cap that, you said you will bring great joy. And just raise those hands while you're seated. Ask God, Lord, let the joy of your Holy Spirit come. Lord, let the joy of your Holy Spirit come. Alam ko marami ako, may mga pondo akong hindi maganda sa nakaraan, but today, shake those things, because when you shake what can be shaken, what remains is the unshakable. I lift up my hands because this is my way of saying thank you. When you look at me, you even overlook yung mga pagkukulang ko.
pagkakamali ko, because Lord, your love for me is greater than my failures. Your love for me is greater than my past. Whether nanalo ako, natalo doon, Lord, it's greater. You are filled with joy whenever you look at me. And I pray now that you would allow my heart to go overjoyed. My lips to proclaim not only your praises but your glory. Because Lord, sooner when we pray, your heart and will, that which you promised me and my family, will be mine, because you are the promise keeper. Whatever that is, I pray even that, Lord, you will just begin to turn our hearts into that place where we can live every second of our life worshiping and thanking you. And so, God, I pray, cleanse this heart as we lift our hands. Lord, forgive us for all the words of complaint, murmurs, a lot of negative attitude we have through the years. Begin to shake that so that, Lord, you can rebuild my life the way you want it to. Because, Lord, time is of importance. This is your time for the world. And I thank you, God. Be overjoyed over my life. Be overjoyed over my family. Be overjoyed in what I do. Whether I'm in school, I'm working, I'm doing business, doing ministry, light the fire of joy. Because like your peace, no one can take away that joy. Allow it to go so deep, founded on a foundation that cannot be shaken. We thank you so much. We give you praise, glory, and honor. In Jesus' name, amen.